What's up? Hello! Kumusta guys? Kumusta? Kumusta sa inyong lahat? Shout out sa mga subscriber natin at sa mga bagong subscriber natin. Kumusta kayo dyan? Hindi ko man kayo ma-shout out pa isa-isa. Ay sana meron kayong magandang signal at magandang internet sa area mo. So kung wala kang signal sa bahay mo, ito ngayon ang magandang content na papanoorin mo. Okay, so marami tayong nagiging problema kapag yung lugar natin ay hindi masyadong naaabot ng signal. Lalong-lalo na kung ang bahay natin ay masyadong konkreto at maraming wall. Yun. So, isa sa mga naging problema dito sa area ko, sa mga opisina, sa mga bahay, sa mga kulob yung bahay nila, hindi mapasok ng signal. Ano yung solution na pwede nating gawin? Okay, so signal booster yung pwede nating gamitin sa ating bahay. So, sasagap siya sa labas ng internet at ipapasok niya sa loob ng bahay ninyo ang signal. So marami tayong mabibiling mga signal booster na iba't ibang klase. Okay, marami na tayong madali na tayong makakabili sa mga online store at makukuha natin to sa pinakamamurang halaga. Maaring meron kang makukuhang mahal, meron kang makukuha ng medyo mura. So subukan natin itong nabili natin sa isang online store. Ito po ay isang signal booster. Hindi ko alam kung ano talaga yung saktong pangalan niya. But sa pagkakaalam ko, ito po ay signal booster. So, buksan natin. Bagong-bagong bili. Nabili ko ito sa isang online store sa halagang 2,600 plus. Okay, so ano kaya ang laman nito? Tingnan natin kung anong laman ng ating box. Medyo mahaba. Maraming style yung signal booster. May maikli, may mahaba. So, okay, tingnan natin. Ano kaya ang laman? Okay, so buksan natin yung ating product. Tingnan natin kung anong laman ito. Una nating makikita ay itong kaya to. Okay, buksan natin. Okay. Ito ang kanyang outdoor directional antenna. Okay, so para siyang spine ng pating o isda. So meron ito yung sasagap ng signal sa labas ng bahay nyo. Okay, so meron ditong nakalagay na directional antenna, TX. Yung model number niya is TXC-9 at meron siyang frequency na 1,700 to 2,170 MHz. So, pwede kang makakuha dito ng band 3 at band 1. Pwedeng-pwede dito. So, dalawa. So, at meron siyang high gain na 13 dBi. Okay, so check natin kung nakikita nyo. Naro po ba? Okay, so and ito yung ilalagay natin sa labas ng ating bahay o kaya ng ating building. Lagay natin. Katapos meron itong ito naman yung kanyang indoor antenna. Okay, so meron siyang naka-built-in na quaxel cord yata to. Quaxel cord, tama. Then, ang haba nito is ito naman yung kanyang cord. Yan, para sa male cord, para sa pangkabit natin mamaya. So, ang haba nito is siguro na sa mga 2.5 something meters kasi maikli lang. Okay. And then, isang mahabang coaxial cable. Ito na yung ilalagay natin dito sa ating outdoor antenna. Kakabit natin dito. And then, yung kanyang endpoint naman is ikakabit natin doon sa loob ng bahay. So, ano yung kakabitan natin sa loob ng bahay? So, dito sa loob ng ating box, makikita natin ay kanyang repeater. Okay, sa itong repeater. O, naklaro po ba? Repeater po ito. So, tingnan natin. Laman. Sedan! Okay, meron itong manual. Yan yung repeater natin. Ito natin. Ito natin, ilalagay yung ating coaxial cable. So, you can see, dalawa yan, end-to-end point. At saka meron siya dito ng display monitor na maliit.
Mula dito, dito natin ikakabit. Dito yung kanyang power port. So, meron siyang adapter na merong output. Tulad, hindi ko mabasa. 9 volts, 100 amperes. Amperes. So, dito natin ikakabit yung ating power adapter. Then, ito naman, dito natin ikakabit yung ating outdoor antenna at saka dito yung ating dito pala yung ating indoor antenna, dito yung ating outdoor antenna. So, huwag niyong pagpapalitin. So, check niyo po. Kailangan niyong ma-check na yung connection dito sa outdoor, dito sa mahabang cable na quad cell papunta dito sa ating outdoor antenna. And then, ito naman po dito sa kabila, dito naman po natin ikakabit yung ating indoor antenna. Okay. So, ngayon, susubukan natin. Ikabit natin yung ating repeater. Kailangan natin itong i-plug in upang magkaroon siya ng power. Okay. Subukan natin, guys. Okay, napakaganda ng gamitin. Kung wala talagang signal sa bahay nyo, doon sa, halimbawa, sa kwarto nyo, hindi mapasok ng signal, o kahit sa CR nyo, gusto nyo doon gawa ng mga calls at mga texts, hindi kayo makasagap ng signal, ito po yung pinakamagandang, isa sa pinakamagandang solution upang magkaroon ng signal sa bahay mo. Okay, so ito ha, tandaan nyo, ang pag-install nito is itong indoor is ikakabit nyo to sa ceiling ng bahay nyo. Okay, so ito naman, galing dito, kabit natin dito sa may part ng may adapter ng ating repeater. Tandaan nyo po ha, dito sa may repeater. Halim, yung ibang mga repeater is mayroong label ng kung saan dapat yung outdoor at saka yung indoor. Dito, wala tayong nakitang label. So, apparently, mostly dito ito kinakabit na indoor malapit sa adapter port. Okay? Ganyan lang po yung pagkabit. Napakaganda ng kanyang seat. So, yan, locked. So, dito naman, kabit natin yung ating outdoor cable na ang pagkakaalam ko dito is nasa 9.5 meters lang to. Napakaikli. So, kung bibili kayo ng isang set, is maikli lang ko yung kanyang outdoor. Para sa outdoor antenna, masyadong maikli. So, kung makakabili kayo ng separate na mas mahaba, siguro mga 10 to 15 meters, that would be better kung malaki yung bahay nyo. Pero kung ang bahay nyo is bungalow style lang, pwedeng-pwede na tong 9.5 meters na cable. Okay, so dito, kakabit natin mula sa outdoor antenna. So itong outdoor antenna, pwede nyo itong i-bolt sa wall. Kung meron kayong wall or meron itong kasamang arm clamp. Ayan, nandito. Okay, so ito yung pwede nyong gamitin kung meron kayong metal pole na maliit sa labas or mahaba man, kung gusto nyo ilagay sa metal pole. Pero kung meron kayong concrete wall sa labas or concrete post, pwede na lang rekta na dito yung pag-bolt, yung apat na butas na to. So kung may metal pole naman yung gagamitin nyo, dito yung gagamitin, dito natin install or baliktad, ganyan, kahit saan. Okay, so meron itong dalawang U-arm, parang U-arm to. So, dalawa to. So, dito sa apat na butas, kakabit nyo to. Pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. So, mas better siguro ganyan para dito nyo ipapasok yung metal pole. Okay? So, ayan, kabit na natin. Ay, kabit na natin yung ating signal sa outdoor antenna natin. So, dito naman sa kabila is dito natin ikakabit sa kabilang part ng repeater. Okay? Kabilang part ng repeater. Ayan. Kabit natin. Okay. So, ito na yung ating repeater. As you can see, meron din itong mga butas na maliliit. So, kailangan mo itong i-mount sa wall ninyo or sa ceiling nyo, pwede nyo ilagay. So, mas maganda siguro sa wall para mas nakikita nyo yung signal dito sa LCD. Okay, test natin kung may nagpa-power on, kung gumagana itong ating repeater. Kasi kung hindi ito gumana, ibig sabihin kailangan nating palitan yung ating
Lagi natin. Okay. Yan. Kikita nyo. Full bars, yung ating LCD display ng ating signal. Tignan natin kung i-disconnect natin itong ating cable from outdoor. So, dapat nandito lang sa loob yung ating outdoor antenna, but as you can see, masagap siya. Tignan natin kung i-dislocate natin o disconnect natin pala, disconnect yung connection, mamawala yung signal ng ating repeater. So, the best is, kung dito kasi sa area ko masyadong malakas yung signal, kaya full bars kahit sa cellphone, full bars siya. So, hindi ko matitest dito itong repeater kung gumagana talaga siya to make sure na makukuha ko ng signal. But the best way is, tingnan lang natin kung meron ditong signal sa ating repeater na nakukuha. As you can see, blinking yung ating repeater. Pagkat hindi connected, disconnected yung ating outdoor cable na sa ating outdoor antenna. Once may connect natin, yan. Okay. So, full bars yung ating signal na nasasagap. Napakaganda. So, mula sa labas, yung ating outdoor antenna, ito yung kukuha o sasagap ng signal sa labas. And then, ito yung magdi-distribute na indoor antenna sa loob ng bahay nyo. Okay, so nakita nyo yung setup natin ng ating signal booster with repeater at saka yung ating indoor and outdoor antenna. So napakadali lang nitong install, hindi ito wala itong kahirap-hirap as long marunong kayong umakyat ng hagdanan upang ma-drill nyo sa taas o ma-install nyo yung inyong outdoor antenna. Or else, ilagay nyo agad sa metal pole, and then lagyan nyo ng kable or alambre upang mailagay nyo sa labas yung inyong outdoor antenna ng maganda. At hahanapin nyo, kasi directional antenna siya, itutok nyo doon kung saan yung location ng cell tower sa area nyo. So, the best way, meron siyang open space sa labas na mailalagyan nyo upang mas masagap niya yung signal ng inyong cellphone o sa galing sa tower din sa loob ng cellphone doon sa ating outdoor antenna doon nakokonnect yung ating mga smartphones at internet. Ito po ang signal booster is compatible po siya sa pang-text, pang-tawag at pang-internet. Pwedeng-pwede po ito as long as smartphone yung gamit nyo. Kung pang-text naman yung cellphone, pwede rin po kung hindi kayo makasagap. So, ipapasok niya sa loob ng bahay nyo, but apparently, hindi ko alam kung ilang meters ang range ng ating outdoor antenna o ng indoor antenna. So, ito pong ating external antenna is directional antenna. So, ibig sabihin, kung saan yung tower, dun yung titututok. Ito naman pong indoor antenna is omnidirectional. Ano po yung omnidirectional? 360 degrees yung kanyang distribution sa bahay nyo, sa loob ng bahay nyo. So, ano po yung model natin? Omnidirectional ceiling antenna. So, dito nyo ilalagay sa inyong ceiling. And then, meron siyang model number na AXN.700-2700. Ngayon, yung kanyang frequency dito is napakaganda. Meron na itong 700 to 960 megahertz and then 1700 to 2700 megahertz. Hindi ko alam kung bakit meron dito sa indoor antenna ng 700 MHz hanggang 860. And din dito naman sa ating outdoor antenna is meron lang siyang 1700 MHz. Hindi nila ito dito specify kung meron itong 700 MHz kasi yung 700 MHz is band 28. Ano? So hopefully dapat makasagap ito, compatible dapat sila, makasagap ito ng band 28 na outdoor antenna natin upang maipasa niya dito sa ating indoor antenna. Sapagkat mas maganda yung bigay sa area ko ng band 28 kisa sa band 3. Anyway, matitest natin ito dahil install natin to sa ating client. Papakita natin kung effective ba doon sa area ng
building o opisina na lalagyan natin. Ipapakita natin yung installation ng ating signal antenna sa ating client sa kanyang opisina upang magkaroon nila sila ng siglan. Time lapse na lang natin upang makita nyo kung ano paano natin na to na-install. So case-to-case basis pa rin, depende na sa diskarte nyo kung paano nyo i-install itong signal booster sa bahay nyo o sa opisina. Okay, so yun po yung ating content ngayon. Maraming salamat po. Sana po meron po kayong natutunan sa ating content presentation kung paano itong gamitin na ating signal booster. Sa mga nanonood at sa mga manunood pa ng ating mga content, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo at pakihit na rin ang bell button upang manotify po kayo sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat po.